Si Manang, pasalamatan po natin. Siyempre, siya po yung nagluto ng napakasarap na paella today. Sa mga anak po ni Manang, hello po sa inyo. First time po in the history, umarap si Manang sa camera. Okay guys, mag-start na tayong lutuin ni Manang yung paella with Esther. Nagpipreheat na siya ng kaldero para ikisala lang niya. Yan na. Ah, naglagay na siya ng ano, ng oil. Esther, where are you? The crowd is waiting for you, your fans. Absent siya today. Ayan. So, yan. Nag-isa na si Manang ng bawang. Manang! Salita din pag may time. Na po ang bawang. Bawang na. Dami na siya talaga si Manang. Kaya kahit anong gawin niyo, hindi niyo siya makikita. Oo. Kung gusto niyo, lumusog kayo dito sa video. Charot! Kamay niyo lang po ang makikita niyo. So, igisa-gisa lang yung bawang. Specialty to ni Manang actually eh. Paborito niya daw kasi to. Sibuyas. Ah, sibuyas, guys. Ayan. Yes, sir. Matagal mo na itong natikman or first time mo matitikman? First time ko. Kaya nga, isa yun sa request ko. Wow! Actually, si Esther talaga yung nag-request nito today para daw matikman niya yung paella. Eh, sabi naman ni Manang, specialty niya. Kaya, go, go, go! Push! Ayan. Guys, picture ko lang makikita ang ano eh, paella. Oo. Ngayon, ano na siya. Maganda pa yung pangarap ko. ang paella? Anong, Spanish cuisine ba siya? Or ano, Filipino? Alam ko, Spanish eh. Galing siya sa Spanish. Spanish siya eh. Seafood siya, kaya pangunapapos siya. Tapos yung, kasi parang version lang siya ng biryani, pero dito kasi, Arabic. Ito, parang usual, ano lang siya. Ayan na guys, nakikita nyo na ba yung bawang sa sibuyas? Ito, lagyan natin ng... Lalagyan daw ng thyme. Oh my God, ang sosyal, may thyme. O, yung mga walang thyme sa jowa, pwede nang bumili ng thyme. Charot! Yung mga mapaghanap sa time. Aya, ito, pangkulay. Ano yan, Mana? Ah, paprika. So, may papaprika. Sosyal. So, Manang, yan yung pangpakulay? Pangpakulay lang. Ah, okay. Kaya para mamula-mula yung paella. Yan siya. O, oh, diba? Ano nga sa atin sa Pilipinas ang paprika? Diba meron yan yung ano? Inutunaw lang sa eh, di atswete? Yeah. Hindi ata yun ang atswete. Ano, hindi ko alam. Ano taon diba ata? Meron doon yung parang bunga siya, tapos asiti. O, oh, inilagay na ni Manang yung tomato. Guys, tignan nyo ha. Gisa-gisa lang din pala yung paella. So, gigisa-gisa mo lang lahat ng ingredients. Pag-gisado na siya, ay, pinakuluan na pala natin lahat yung mga seafoods, no? Yung lasa. Ah, so kailangan kasi yung ano, yung stock. Seafood stock. Lagay muna natin yung hipon. Ah, lalagay na muna daw yung hipon. And then, igisa-gisa. Konti yung igigisa lang siya kasi napakuluan naman na siya, guys. Ayan.
napaka-appetizing na ng itsura niya. Parang ang social-social na be. Di ba ano siya? Kaya siya, yun yung isasabaw mamaya, yung okay. Nila sa kuluan. Yes, yun doon. Di ba yung manang gano'n? Sama-sama na. Ah, pinagsama-sama niya na pati yung ano, yung crab. Excited ako sa crab, ang dami niyang itlog. Yes. Pero yung iba hindi kinakain yun, be. Sad, no? Yan ang masarap din sa crab. Correct. Good example si Alice. Alam ko hindi siya kumakain yan. Kasi feeling niya daw, ano, F. Oo. Kakaloka. Alice, itlog daw yon. Shout out kita dito. FYI, itlog yun ng crab. Correct. Ito muna mamayon. Pero bago ang lahat, syempre first time natin kasama si Manang sa vlog. Shout out sa mga anak niya. Panood po kayo ng aming mga vlogs kasi more on cooking naman. So ngayon nakasama na natin si Manang, inyong nanay. So enjoy niyo po yung panonood. Si Esther kasi hindi niya na kailangan i-shout out kasi lagi naman siyang nasa vlog. Kaya for sure, nanonood na yung pamilya niya. So, for sure, may mga sinasabi na naman sila. Charot! Actually, bashers ko po, mismong pamilya ko. Actually, yun naman daw yung totoo, be. Kung sino yung mga critics, yun talaga yung unang-una mag-criticize sa'yo, yung pamilya mo. Kasi natin yung hipon, baka maluro. Okay, kukunin daw ni Manang yung hipon kasi kanina inano niya naman na yan. So, aalsahin niya lang. Aalisin niya lang dyan sa kaserola. Ayan. So, hinati mo pala yung ano, Manang, no? Yung crab. Malasa. Para pala lumabas yung lasa. Ganun pala siya. Yan na, guys. Bilhin niyo na natin. Kukunin na daw nung nanimanang yung ano. Topping. Ah, okay. So, pantapla lang siya kasi lulutuin mamaya yung rice na manang. Kung ginisa ko lang para umano yung yan. So, makinig kayo kay Manang kasi para at least sa mga susunod na magluluto kayo nito, at least alam nyo na yung gagawin nyo. Yan, mukha na siyang ang sarap-sarap na niya. Kasi seafoods pa lang, be, ulam na. Alam mo yan. Hindi ko sure kung mahal sa Pilipinas yung mga ingredients na to. Mahal ba ang crab sa Pinas? Mahal. Lalo na pag matataba. Parang ang shrimp ang alam kong mahal. Shrimp mahal ba? Sa 300 ang ano. 300 something. Oh, pag maganda crab, yung ano, mga kamukha natin. Ay, oh, syempre. Thank you po. Pag mga chikipay, kamukha nila. Mura yun. Pero di pa natin nababanggit, guys, kung ano yung mga seafoods na ilalagay natin ay mga ano ba? Crab. Crab. Shrimp. Saka. Tahong. Tahong. Yes! Yung tahong, alam nyo guys, sobrang mahal ng tahong. Dahil sa kagustuhan po ni Esther kumain ng tahong, re-risk niya talaga yung ano, yung bulsa niya. Charo! Dahil ang hirap ng dinig. Ang hirap-hirap ang linisin kasi sobrang dirty. Oy, may from Netherlands yun ba? Sobrang ano nun, social. Sabi ko nga, dapat gatas lang ang i-export nila. Correct. Mas maano pa pala pag ano, no? Ayan na guys, so nakita nyo ba yung pag ano, pag simmer? Talagang konti lang siya. Low heat to, Manang, or high heat? Low heat lang daw po, guys. Kasi daw, baka daw mabigla pag hinahit nyo na siya. Ayan. So, ginisa-gisa lang niya, tapos nilagay yung hipon, inalsa. So, aalisin mo rin yung ano, crab. Oo, aalisin natin. Oh, so, aalisin din daw yun, guys. Nakikita nyo ba yan, guys? Ayan. Nakita nyo ba yung ang taba nung ano, nung crab. Kasi madalang ka rin makakuha dito ng matabang crab, di ba?
chamba-chamba lang din. Yan. So, inaalsa na ni Manang yung crab. Tapos, anong next natin dyan, Manang? Bagyan ko muna na yung tahong. Ah, okay. Kasi lama kasi anong, may ano siya balak pa. Oo. So, guys, in-explain naman po ni Manang yung process. So, kailan lang po yung ano, mag-follow pag ano. Anyway, lalagay ko naman din po yung mga ingredients saka yung mga nilagay ni Manang para at least hindi po kayo maliligaw kung sakaling gusto niyo pong gumawa ng paella. So, naiwan lang yung ginisang bawang, sibuyas, kamatis saka yung mga nilagay niyang spices. Oh, ilalagay na ni Manang yung tahong. Ayan na po yung mahiwagang talong na ay tahong. Ayan na naman tayo. Tahong from Netherlands. Maliit yung tahong nila. Pero sana masarap. Malasa. Hindi pa po namin natatry. First time namin bumili ng tahong from Netherlands. Yan, gisa-gisa lang siya, guys. Gisa-gisa lang daw, sabi ni Manang. Nakikita nyo na, guys. Oh, ang sarap. Pero wala pa rin talaga tatalo sa tahong ng Pilipinas. Sobrang fresh. Sobrang, alam mo yun, ang lasa-lasa. Diba? Paborito mo yung tahong, Manang? Oo naman. Ikaw, Esther. Ako talaga tahong. Tsaka yung ano, Sprite. Yan, lalagyan mo ng Sprite. O, kung di ko yun, kahit hindi. Actually, ako, be, paborito ko yung tahong, pero hindi ako kumakain ng talaba. Talaba, masarap. Ano yung lasa ng talaba? Hindi, ano talaga yun. Ah, parang ganito din. Mas makakahayo din. Pero yung mga shells na kinakain ko, kumakain ako ng kohol, sarap din yung kohol. Uy, masarap yun! Yung pilipet, masarap din. Yung shell na pilipet. Yung pinipit. Yung black? Oo, yung babaragin mo yung ano, rice. Ay, lalagay na yung rice! Oh, ayan na daw, guys. Pasensya na kayo, sobrang chika ko eh. Hindi na natin namamalayan, maglalagay na pala si Manang ng rice. So, anong rice yan, Manang? Any kind of rice or... Pero mas maganda, Japanese rice. Kaso wala tayong rice na Japanese. Ah, so, okay. So, Chinese rice na lang daw po. Wala kayong Japanese rice. Oh, no! Philippine rice, pwede din. Pero, sa ano, dapat talaga magandang klase ng rice, ano? Oh. Kasi pag Japanese rice, malambot, madali din. So, ayan. So, ayan na. Nilagay lang ni Manang yung rice. Tapos, sinalo-halo niya lang dyan. Oh, di ba? Oh, nakita nyo na, guys? Ang ganda na ng itsura niya. Nagtagan ko lang ng paprika kasi yung kulay niya. Ah, so, nakinulang si Manang ng paprika kasi gusto niya medyo mamula-mula. Oh, ayan. So, depende lang sa inyo yan, guys, kung anong gusto nyo. So, may isa pong kamay na bagong humalo. Nakikihalo lang, guys. Nakikihalo na po si Esther. Hindi na po siya makatiis. Yan. Mukhang ang sarap-sarap naman. So, nahinaan si Manang sa apoy. So, nilakasan niya ng konti. Parang biryani nga. Hindi sila nagkakalayo. Kasi ganyan din yun. Tapos papakuluan, tapos lutuin mo yung rice. Kaso, sumusuwa na po ako sa manok, kaya seafoods tayo. Seafoods naman. So, ayan na siya, guys. Oh, ang ganda-ganda na ng itsura niya, di ba? So, anong next na ilalagay natin dito, Manang? Pag ginisa mo na yung rice doon? Dahil yung stock! Alalagyan ng konting paminta, guys. Kasi, di ba, alam nyo naman ang paminta. Gaya nga ng sinabi ko, kontra siya sa lansa. Diba, guys? Mmm, diba? Ang sarap na niya, oh. Halo-halo lang.
Halo-halo lang daw. Manang matagal mo na siyang niluluto? Or nung nandito ka na lang sa Qatar? Dito na. Ah, dito na? Kasi kasi minsan may mga nag-o-order. So, ano. Ayan. Mmm, di ba? Ang sarap. Eh, sir, ano masasabi mo? Sa itsura niya? Hindi ko rin. Wala akong masabi kasi sa picture ko lang yung nakikita. Ayan. Kung ano ba talagang kalalabasan. So, excited na ako mamaya sa food tasting natin. Ayan, kung ano talaga yung ano niya, yung lasa. Kasi makatikip ako ng paella. Medyo malagkit man ako. Baka iba-iba nga na pwede. Kasi depende nga sa bigas. Depende siguro sa bigas na gagamitin. Ano? Ayan. Guys, kung itatanong nyo po bakit nakatutok lang, hindi kami nakikita kasi si Manang po talaga ay camera shy. So, gusto niya boses lang daw. Special request niya yon. Boses lang. Kasi kami dalawa ni Esther, alam niyo na makapal talaga. So, naisip namin baka sawa na kasi pag iba naman. Maiba naman. Si Manang naman. Ay, so, ito na yung stock. Yan. Oh. Guys, yung stock na yan, yan yung pinagkuluan po namin kanina ng mga seafoods. Yan. Diyan namin lahat pinakuluan yung mga seafoods na yon. Yan. Sinasalin lang ni Manang. So, tansya-tansya lang yung tubig, Manang. Ah, tatansyahin nyo lang daw, guys, yung tubig. Parang nagsain ka din. Para ka lang din daw nagsain. Pero may tendency manang na mahilaw. Tapos ano din, no? Yung, ang tawag doon, be? Yung sobrang luto. Malata. May mga tendencies na ganun. Ayan, guys. Nakikita nyo na. Ayan, lulutuin lang ganyan. So, kailangan yan takpan, manang, after. Ah, so, tatakpan daw siya, guys. So, guys, babalikan po namin kayo kasi tatakpan lang po muna to ni Manang. So, wait lang. Ipapakita muna natin kung paano tatakpan ni Manang. Ayan na, guys. Tatakpan niya na ng foil. So, ilang minutes siya isi-simmer, Manang? 15 to 20 minutes, guys. So, kung 15 to 20 minutes siya isi-simmer, kung 15 to 20 minutes na to ay nakatutok ako dito at daldal ng daldal, medyo mapapagod din po ako. So, babalikan po natin siya, guys, after 15 minutes. See you! Okay. So, guys, this is it. Ikiman time na. Siyempre, ito ang favorite natin sa lahat. Ito na yung paella ni Manang ng bonggang-bongga. Shout out, Manang! Let's hello. Go! Let's eat! Kain tayo! O, ikaw na muna, be. Try natin. Okay. Mukhang masarap. Sarap ba? Sarap yung ano. Tikman natin. Ayan, ang sarap, Manang! Tignan mo muna. Agad-agad. Yan. Tignan mo yung rice kung okay lang yung pagkaluto. Siyempre lahat ng ano. Siyempre, di ba? Bonggang-bongga. Yan. Ang sarap. Oh, ikaw muna man ang tapos ako. Rice. Rice lang. Kunting rice taba ko na eh. Mataba na daw si Manang kaya konti lang daw yung rice niya. Pero pag ganitong pagkain, hindi ako makapangako na hindi ako mapaparice. Okay. Oh, it's my turn. My God! O oh, ano be? Ano sa tingin mo? Masarap yung itlog ng ano, crab. Tignan natin yung rice. Naluto. Ito na siya, guys. Let's try. Malasa talaga yung kanin. Nandun yung lasa ng ano. Seafood. Yung crab, tsaka yung ano.
Sarap siya. Try nyo. Mmm! Sarap. Ang sarap. Masarap siya kasi nga, ang kagandahan sa paella, nandito na kasi lahat yung ingredients. Mm. Kumaga, hindi ka na magluluto ng ulam. Nandyan ka na, lahat-lahat na, pati rice kasama na. Kompleto na. Kompleto na siya. Kahit konti lang yung ulam na kunin nyo, kanin pa lang, okay na. Ang sarap. Hindi ako nakatikim nito. Mmm. Napaladaga. Mm. Kaya pala siya social pag sa mga restaurant. Pag umu-order, mamahalin pag sinabing paella. Mm-mm. Pag sinabing paella, parang nakakatakot order. So, mm-hmm. Kasi alam mo na, kalalabasan. Mahal siya. Pag yun ang in-order sa restaurant, tapos ang tagal pang mag-uwi. Ang kagandaan kasi sa paella, malasa na yung rice, nandun na yung lasa. Nandyan na lahat. Mm-hmm. Paano hinalo mo? Nandyan na, ba? Ayan, may natutunan na naman ako. So, bali pag uwi ko po sa Pinas, magtatayo po akong karinderya. Natinda ay paella. Tapos ang sarapan niya kasi nga, mainip. Ramdam mo dun sa tiyan mo yung init kasi bagong luto. Tapos syempre, plus the fact na ano siya, puro siya seafoods, talagang super yan. Bawal ko sa'yo, AJ. Seafood to. Mmm! Bawal ko sa'yo. Ang sarap niya, Manang. Sarap mo. Hindi na ka... Sabi ko pa naman, hindi ako kakain ng masyadong kanin. Mapaparais ka talaga dito. Tsaka ano ah, ano to, diba? Normal lang tong kanin. Mm. Pero kung siguro kung yung mamahalin na rice natin, o kaya Egyptian rice ang ginamit, mas masarap yun. Kasi ang ordinary na yung kanin lang ito eh. Diba kasi yung bigas dito, yung ordinary sa pandan. Hindi tulad sa Pinas, buo. Ito pag ano? Yun na nga. Ay durog. Mm-hmm. Pag naluto, durog. Meron namang ano, buo, kaso para hindi pare-pareho ang bigas. Hindi ganun ka ano, no? Yung consistency ng mga bigas nila. Kagandahan dito, Manang, kasi nga yung pinakuluan natin na ano, na mga seafoods, nandito na lahat. Oo, super nagpalasa dun sa rice, no? Ang galing. Ngayon ko lang na ano. Magtsaka ano, dati pag sinabing paella, akala ko mahirap gawin, mahirap lutuin, kasi paka-picture niya. Ngayon ko lang na ano, hindi naman pala ganun ka. Siguro yung ano niya, be, yung pinakamatagal lang sa kanya, waiting time ng pagluluto, no? Yung kanin. Kasi 15 minutes. Tapos another ilang minutes ulit? Mga 5 minutes kasi ano mo pa yung ano. Mm-hmm. Yun nga yung ano eh. Saka yung ingredients niya, kaya siguro bihira magluto ng ganito. Di ba ano ang okasyon sa Pinas pag ito ang niluluto? Fiesta. O Pinas. Mm-hmm. Doon sa Pinas, di ko yan niluluto. Dito lang. Dito mo na lang siya naluto, Manang. Pero ang galing, no? Sarap. Kasi ano, yung ingredients niya, hindi naman ganun sa kayalin sa Pinas. Oo, oh, no? Ano, tahong lang ang mura sa Pinas. Yung seafoods, no? Yun ang mahal, eh. Mura nga. May ano naman, red tide. Oh, no! Dagdag ulit. Mm. Kasi si Manang, naparami na rin ng rice. Kasi nga... Sabi niya, ayaw niya mag-rice. Pero ngayon, niya, break the rules. Mapaparice ka talaga dito. Mmm! Sarap! Ulit-ulitin natin. Pwede mo ba naman? Parang everyday. Charot lang. Mahal siya. Everyday tayo magkakas. Kasi be, andiyan yung... Ester, taga-bili. Kasi, ang mahal dito yung tahong. Yung parang yung mga hipon, parang okay-okay lang bilhin, ano? Tsaka mahirap maganap ng crab na may laman. Bihira kasi dito yung tahong ata eh. Yung tahong kasi dito parang ano? Yung crab na binili nung isang araw, walang laman eh. Oo. Ito Netherlands to guys ha, tong tahong na to ha. Yung fairness sa Netherlands. Madumi siya pero okay naman no? Mm-hmm. Kamay ko, kakakiss ko. Mm-hmm. Dalan din yung dumi. Hindi naman dumi yun, yung dumidikit lang na ano. Mga dikit-dikit na buhangin. Sa shell. Mm-hmm.
Mmm, sarap! Try nyo na to, guys! Kasi, hindi naman ganun kahirap pala gawin, ano? Ito mukhang komplikado. Super gusa lang. Takaras ng gusa. Ang ano lang dun, di ba yung pagtansya sa kanin ng tubig? Tubig. Medyo ano? Bigas. Mm-hmm. Kasi yung stock eh. Kailangan yung stock. Lagi na baka mamaya, kung hindi hilaw, ang ginawa ko, kung ilan takal malata. Yung ano, hindi, ang ginawa ko, kung ilan takal yung bigas, yun na rin yung sabaw. Mm. Okay. Para ka lang din talaga ng saan pala, no? Pag kunting ano pa, dagdag na lang. Kasi yung bigas niya okay naman, no? Yung ano niya? Okay naman yung ano? Mismong rice niya. So guys, si Manang, pasalamatan po natin. Siyempre, siya po yung nagluto ng napakasarap na paella today. Sa mga anak po ni Manang, hello po sa inyo. First time po in the history, marap si Manang sa camera. So tutuloy na po namin yung pagkain namin para po ma-enjoy namin siya. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at mga manonood pa. Salamat po, guys. Bye!